guys! Welcome back to my YouTube channel. Ngayon guys ay pauwi tayo dahil kapipick up lang natin sa ating kotse na nasa shop for almost 2 weeks guys. Naka-rental car ako for 2 weeks. Anyway guys, ang ating topic ngayon na ating reactionan ay ang magkapatid, yung dalawang lalaki na magkapatid na si Christian at saka si Tristan. Guys, so as you know, na-vlog ito ni Kalinga Prab almost a week ago. At ang daming na ano guys, na antig ang kanilang puso dahil nga sa sitwasyon ng dalawang batang ito. Yung isa 15, magsi-16, tapos yung isa 14 years old. So ang nanay guys namatay, meron pa silang tatay guys, kaya lang ang tatay hindi siya involved sa kanila. Grabe no? So ang video na papakita ko sa inyo guys ay yung paano natin sila nakilala sa vlog ni Kalinga Prab. Ang batang ito ay scout ni Kalinga Dan. So, si Kalingap Dan ang naka-scout sa kanila at nakatulong na rin si Kalingap Dan sa kanila, guys. So, yun, yan ang pag-uusapan natin ngayon. So, yan guys, scout nga sila ni Kalingap Dan. So, buti na lang at ni-refer niya ang dalawang batang ito sa kay Kalingap Pra para lalo silang matulungan, guys. Kasi, alam ko sa channel, maganda na rin ang channel ni Kalingap Dan, pero mas maraming magagawa si Kalingap Rob sa kanila. As you know guys, ang nagtrending ito, ang dalawang magkapatid nito sa Facebook. According kay Kalingap, kay Kuya July, sa last live niya, last upload niya sa mga batang ito, meron ng 10.9 million views sa Facebook nga. I'm sure by this time, siguro over 11 million na yon. Just imagine guys, ang daming na antig na puso ng mga kababayan natin sa mga batang ito. At hindi ko sila masisisi guys, pati tayo ay naantig ang puso natin sa kanila, lalo na ang nung ini-interview ni Kalinga Prabe yung dalawang bata tungkol sa kanilang nanay nga, dahil kamamatay lang ng nanay about 2 years ago. Imagine that guys ha, mawawalan ka ng nanay, ikaw na lang dalawang magkapatid ang natitira. Diba? Kasi yung tatay nila guys, hindi naman involved. So, yun ang nakaka-disappoint sa buhay ng mga batang ito, na ang sariling tatay ay hindi involved sa kanila. So, parang ano na guys, parang deja vu na, kasi maraming ganitong mga kababayan natin na mga bata pa ay nauulila sa mga magulang. Minsan, isang magulang na lang. Minsan, yung dalawang magulang. Wala kahit ano. Minsan, kahit there's parents are still alive, tapos hindi sila present sa buhay ng kanilang mga anak. So yun guys, panoorin natin ang video na to, napapakita ko sa inyo para lalo nating makilala yung dalawang magkapatid na to. At dito rin makikita natin ang reaction ni Kalingap Rob. Ito guys. Ayan, so hello mga Kalingap. Welcome back sa ating YouTube channel. Ngayon may nilapit sa atin si Kalingap Dan, ano? So, pa-subscribe po si Kalingap Dan. At meron rin po siyang pabahay. Pero ngayon ito, nilapit niya sa atin kasi syempre small maliit na channel pa lang meron siya, so nilapit siya sa atin para mas marami makapanood at mas matulungan po ito. Ano nangyari dito? Nasira po yan. Sino nagkano sa inyo ito? Nagbigay? Ang ganda ng pinto nyo ah. Sino bigay? Nabili po yan dati po ni mama nung buhay pa po siya. Ah, nung buhay pa siya. Ayan. So magandang araw sa inyo. Kilala nyo ako? Kilala nyo? Kuya Rab po. Kuya Rab, Kalingap Rab, pero tawagin nyo lang ako Kuya Rab. Ano? Pinsan ako ni Kalingap Dan, yung una nakapag-vlog sa inyo. At yun nga, although alam ko na yung ibang kwento about sa inyo, yung kundi lang. Pero pwede bang ano, makilala ko muna kayo. Ano pangalan mo? Ako po siya, Christian po. Christian? Ikaw naman? Tristan po. Tristan? Mm-hmm. Ayan, so kayo na lang dalawa dito? Asan yung magulang nyo? Si mama ko po, patay na po yung papa namin. Iniwala po kami. Pero yung papa mo buhay pa? Oo. Mama nyo namatay? Oo. Kailan lang namatay? Nung February 14 po. Ay, 15. 2023. Last year? Na isang taon pa lang po. February. Bakit namatay? Sakit po sa puso. Sakit, saka diabetes na din. Hindi, kayong dalawa na lang ngayon magkasama? Kayong dalawa na lang talaga dito? Wala kayong kahit sino dito sa bahay na to? Wala po. O paano yung ano nyo? Paano yung baon nyo sa araw-araw? Nag-aaral ba kayo? Siya po.
Nagtatrabaho na lang po kami, ma'am. Ay, grabe. Nagtatrabaho kayo? Ikaw, anong trabaho mo, Toy? Nagbibilad po kayo po ng gabi. Nagbibilad ng gabi, mga gabi dun sa labas? Ah, so sariling sikap na lang kayo para may pambawon kayo? Grabe, ano? So, yun nga. Kumusta naman yung ano, pakiramdam? Kumusta kayong dalawa? Maayos naman po. Kahit naman po wala po kaming magulang. Kinakaya naman po namin. Itong bahay na to, dati na to? Opo, pag-a po ito na mama. So parang ito yung napamana sa'yo ni mama nyo, no? Ilang taon na matay si mama mo? Isang taon ba lang po? Isang taon. I mean, ilang taon siya? 48 po. 48? Bata pa, no? So, ito yung bahay na pinagawa ni mama mo? Tapos ngayon, ito yung higaan nyo. Luma na, no? May mga ano na rin. Grabe, mga kalingap. Hirap ng ganitong kalagayan, ano? Buti kinakaya nyo naman. Ano pa naman ulit? Christian. Christian and Tristan. Christian, buti nakakayanan nyo, magkapatid. Paano nyo nakakayanan? Anong ginagawa nyo? Saan kayo kumukuha ng lakas? Diyan po sa Diyos po. Yan lang po kami. Hingin lang po kami ng lakas po sa ano. Sa Diyos? Gabayan po kami, ganun po. Grabe, ano? Ano yung pakiramdam ngayon na kayong dalawa na lang? Unlike before na nandiyan si mama mo. Malungkot naman po. Namimiss mo na si mama mo? Opo. Marami. Kawawa sila, mga kalingap. Mahirap lang, walang magulang. Dalawa lang sila, sariling sikap. Ni mama mo dati? Sa barangay po. Barangay? Yung papa nyo, hindi na nagparamdam talaga? Tagal na po. Maliit pa po kami. Ah, maliit pa kayo. So talagang walang-wala na talaga, no? Talagang iniwan na talaga kayo. Wala na, kung wala ng chance na bumalik ang papa nyo kasi maliit pa pala, iniwan na kayo, ano? Ah, sana mapanood niya ito kung sakali mang bumalik o makatulong sa inyo, magparamdaman lang. Kasi sobra ako, sobrang naawa po ako sa magkapatid na ito kahit kinakausap ko lang sila ngayon. Sa kalagayan po nila ay grabe po. Deserve po talaga ng tulong. Ilang taong ka na, Christian? 15 po, mga 16. 15, ikaw? 14 po. 14? Mga bata pa. Pero tuloy-tuloy yung pag-aaral nyo. Buti hindi nyo na anong tumigil, ano? Hindi po. Tama yan, huwag kayong tumigil, huwag kayong sumuko. Ano? Grabe, no, guys? So, yun ang storya ng buhay nila ng dalawang magkapatid na to, guys. So, yun, nakita natin yung pag-enter ng ni Kalinga Prab sa house nila. Yun nga, syempre, hindi naman talaga yung bahay din nila medyo sira-sira na. Yung naka-highlight dito yung door, ang ganda ng door, kaya lang, guys, hindi nakalagay sa ng maigi sa kanilang bahay. Sana one of these days may tumulong na ilagay yun properly sa kanilang bahay, di ba, guys? Tapos nga yung interview ni Kalinga Prab, ang dalawang magkapatid, kung ano ang buhay nila ngayon, di ba? Yun nga, silang dalawa na lang daw magkapatid. Namatay nga ang nanay nila a year ago, February of last year. Tapos silang dalawa na lang doon. Ang trabaho nila ay yung nagdadry sila ng gabi. You know? So imagine, guys, ganun ang kanilang kalagay ngayon. Napaka lungkot ng kanilang buhay, guys. Kaya dito ako talaga, nung tinanong ni Kalinga Prab kung namimiss ang nanay nila, dun talaga naging emotional si Christian, guys. And I can't blame kasi siya yung panganay. So, parang carry niya yung burden din ng kanyang, diba, ng kanyang kapatid. Dahil siyang panganay, so he's like, parang responsible din siya sa kanyang kapatid na si Tristan. So, can you imagine, ilagay lang natin ang ating sarili sa mga batang ito, di ba? Pati ikaw din talagang, I guess you just do what you can do, di ba? Kasi parang you're left alone. Hindi naman alam, kasama niya yung kapatid niya. Pero I'm just saying, they're left in this world without parents to guide them. So, ang tatay nandiyan pa, guys. Sabi nga nila, yung tatay nila, matagal nang wala sa kanilang buhay, guys.
ano daw sana nga naman yung ano yung tatay nila mapanood ang video na yan para bumalik uli sa buhay ng dalawang batang ito kasi kailangan siya ng kanyang mga anak. Grabe, no? Let's say kung di man sila nagkasundo ng kanyang nanay before, ngayon wala na yung nanay, dapat ano siya, he needs to step up para ang dalawang batang ito ay may magulang pa na matatawagan at mag-guide sa kanila, di ba? Kasi whether you like it or not, kailangan din ng ano ng father figure. So yun nga guys, tapos nga dito sa nalaman din natin guys na yung mga marami namang tumulong sa kanila, pagkita ko yung video next, yung kung sino yung mga tumulong sa kanila. Meanwhile, yun nga ang nagtatrabaho yung mga bata para may makain, yung kanilang bahay hindi naman talaga complete, kumbaga. So siguro one of these days kailangan din mapabahay ng mga batang to para komportable sa kanilang buhay. At again, thank you na naman kay Kalingap Dam at ni-refer niya ang dalawang batang ito kay Kalingap Rab. Kasi marami nang tutulong, nagte-trending na sila sa kahit sa video ni sa upload ni Kalingap Rab sa YT, medyo maganda na rin ang turnout ng ano nila, ng storya ng buhay nila. So it's great to see na may mga batang lalaki na nakikita natin na ganyan din ang mga istorya ng buhay nila, parang yung mga babaeng tinutulungan, yung mga kabataan na babae na tinutulungan na Kalingap Rab, diba? So yun guys, yung next video, napapakita ko yung malalaman natin kung sino tumutulong sa mga batang ito. Nakapag-adjust naman kayo, no? Mm. Nung una, nahirapan talaga kayo. Nung unang biglang nawala sila mama nyo, mama mo. Masakit po dahil po, iniwan niyo po kami ng maaga. Buti na lang po sa may tumutulong po sa amin. Sino yung mga tumulong sa inyo? Si Kuya din po, sa mga kapitbahay din po. Kapitbahay, tumulong din sa inyo. Tapos po yung doon po sa kay Kuya Boy po sa labasan, napakain din po kami doon. Yun yung Every. Nakatulong sa inyo para makapag, kahit pa paano ay makapag-adjust, ano? Hmm. Wala ba silang mensahe sa inyo bago man lang nakakaramdam na siya ng sakit, ganun. Nung medyo ramdam na niyang iiwan na kayo, wala bang huling sinabi sa inyo? Meron po. Yung sinabi sa inyo? Dito lang po kami sa bahay. Dito lang daw kayo sa bahay? Tapos? Opo, pabayan ang pag-aaral namin. Saka huwag daw po iman itong bahay. Yan lang. Yun yung may sakit na siya? Yung sinabi niya sa inyo? Lagi lang daw po kayo magpagtulungan daw magkapatid. At kami lang daw, pag nawala daw po siya, kami lang buwawan. Dito sa bahay lang pong ibang mag-asikaso sa amin. Yung sinabi niya? Nag-stay din siya sa ospital ng matagal bago siya mawala o biglaan yung pagkawala niya? Unang ospital po nung isang linggo. Isang linggo? Sabay nung pangalabis na po siya ng ospital, 4 na araw po. Tapos yung pagkagising po namin. Wala na? Yan guys, so buti na lang guys may mga neighbors na tumutulong sa kanila, si Kalingap Dan, yan tumutulong. At ngayon guys, si Kalingap Rab ay tutulong na sa kanila. Si maganda guys na sa kanila doon, mayroon naman tumutulong sa kanila guys sa pagkain, ganun, 'di ba? At nagtatrabaho sila para may pambiling pagkain. Pero paano alam mo pala, nakalimutan ko palang i-mention kanina nung ina-interview nga ni Kalingap Rab. Nabilib ako sa dalawang ito na kahit na namatay ng nanay, wala namang tumutulong sa kanila. At tuloy-tuloy pa rin guys ang pag-aaral, 'di ba? Tapos kasi ang ano nila, tinanong ni Kalingap Rab kung anong pakiusap ng nanay nila sa kanya, sa kanilang dalawa, 'di ba? Bago namatay. Dito ako naiyak guys din, grabe. So sabi daw ng nanay niya, 'wag daw iwanan yung bahay. So, diba, tsaka pagbutihan nila ang kanilang pag-aaral, which is a really great advice sa mga batang ito. Kasi nanay nga, namatay nga guys, ng diabetes na complication with diabetic na talaga. Complication with diabetes na sakit kasi yung puso niya, tsaka kidney function, nag-give up na. Kaya guys, sana yung mga, alam mo guys, yung diabetes, mag-sidetrack lang tayo guys ha. Diabetes guys is a very curable disease, basta it is not too late na yung early detection na
na pwede namang ano yan, i-treat with lifestyle modification. Meaning guys, yung pagkain mo, you have to watch what you eat, tsaka yung pag-exercise. Importante yan sa mga friends natin na diabetic na. So yun ang aking ano guys, ang aking advice sa mga friends natin, dahil yan ang tinuturo or ina-advise natin, kina-consult natin sa mga pasyente natin guys, kadahil tayo sa medical field tayo. So yun guys, yun ang pakiusap ko sa mga, kasi guys yung diet ng Filipino, puro rice, yung carbohydrates guys talaga, we have to decrease our intake sa carbohydrates. Yun ang side track ko, kasi ito yung kinamatay ng nanay nila, yung complication of diabetes. So sana guys, let's take care of ourselves nga, kasi kung di sana naagahan niya na take care ang problema ng nanay niya, nandiyan pa siya, di ba, sa mga batang ito. So ang ano daw, ang payo ng nanay nga nila, na nakalimutan kong i-mention kanina, ay yung ano nga, yung pagbuti ng pag-aaral at huwag iwanan ng bahay. At saka yung bahay pala yun, bigay na pala ng kapitan sa kanila. So, kung pababahayan sila, at least mayroon na silang lote. So, yun guys, ang maganda, di ba? Kaya guys, sana guys nagustuhan nyo ang aking short reaction video sa mga dalawang batang ito. I wish them the best. Thank you kay Kalinga Prab, thank you kay Kalinga Dan, na patuloy na sumusuporta sa kanila. I'm sure maraming tutulong sa dalawang batang ito, kasi marami talagang naantig ang kanilang puso sa kanila. Isa na ako sa mga taong naapektuhan sa kanilang istorya guys, ng kanilang buhay. I can only imagine na wala ka ng parents. Meron silang tatay nga, pero hindi naman siya involved. Sana yung tatay nila magising at magsusuport na sa mga batang ito, dahil kailangan talaga nila ng guidance. So yun guys, ha, thank you again. Continue to support si Kalinga Prab. You can watch the full video sa kanyang upload sa kanyang YT YouTube channel, Kalinga Prab. Nasa ano yun, last week yung guys, about 6 or 7 days ago na siya. So patuloy po natin silang supportahan, si Kalinga Prab, si Kuya Val Santos Matubang, si Kalinga Tanda, siya ang nag-scout dito, at lahat pa guys ng mga friends natin dyan na nasa charity vloggers, na nasa puso talaga ang pagtulong. At mega love shout out sa Team Trulala na, at Team K-Roar, na ang aming hangarin ay tumulong sa pabahay program ni Kalinga Prab. Sana guys, continue to support natin ang pabahay program ni Kalinga Prab, ng mga sponsors dyan. At ganun din guys, ang Team Trulang, Team K-Roar, Team T-Gangers, na tuloy-tuloy pa rin sumusuporta kay Kuya Val Santos Matubang. At ang Team Co-os na again, at tuloy-tuloy rin ang pagtulong sa pabahay program ni Kalinga Prab at Kuya Val Santos Matubang. Hanggang dito na lang guys. Until next time, thank you guys sa pagsama nyo sa aking short video na to. Thank you again. Bye-bye.